Good morning, the Keeper's family. So, welcome back to my YouTube channel. At ngayon, nakikita niyo po siguro ang ating background, puro gown. So, ngayon, gusto ko lang po mag-share dahil mga ilang linggo na, mga 2 weeks na po nakaraan yung ating Queen of Queens Europe 2023. At medyo naka-recover na tayo ng konti, nakapahinga na rin, at syempre, bakasyon na rin natin. Kaya ngayon lang ako makakapag thank you, makakapagpasalamat sa lahat na nag-sponsor sa ating beauty pageant na sinalihan natin. At syempre, may mga konti lang naman. Ay, so si Mr. Mamaya. Itong hinahawak ko na to na gown, galing to sa Philippines na gown na to. At before natin i-share, ito ipakita yung itsura na gown. Siguro yung iba po sa inyo, yung mga fans ng Team Belmany, napanood nyo na siguro yung mga videos ko na sumali ako sa beauty contest. Kasi hindi ako napag-tape ng vlogs dahil medyo na-busy na sa rehearsal, sa mga mga candidates na ating nakilala, syempre. At in-enjoy ko lang yung moment kahit hindi tayo ready. At ang importante na marami tayong nakilala doon. At ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung hitsura ng gown. Itong gown na po ito ay galing pa po ito sa Philippines. Thankful ako dahil nung nalaman na sasali ako sa Queen of Queens Europe, agad nag-sponsor sa atin, agad-agad, si Ma'am Snow White. Super bilis niya sabi na ako yung gagawa ng gown mo, ng ganito, ng ganyan. At siya yung matalik na kaibigan ni Stephanie, yung Team Blended sa Tagum City. At meron siyang sariling shop sa Davao, sa Tagum. At yun nga, excited din ako na kapag nakapunta ako sa Philippines, bibisita talaga ako dun. Kasi super dami niyang gown, iba't iba, maganda doon magpagawa ng sarili mong gusto na gown at mga wedding gowns, ganyan, no? Na, wedding gowns, parang magpapakasal naman tayo, no? So ngayon, ipapakita ko yung itsura niya, ganyan, ito siya. Yung baba, ayan, oh, super nice. Yan. Ganyan. Super ganda ng pagka-design niya. At papakita ko po sa inyo. Ayan siya. Nilabhan natin to. Yung director ng Queen of Queens Europe. Sabi niya kung pwede daw hiramin. Sabi ko, magpaalam muna ako kay Steph. Ayan, oh, super ganda niya, guys. Grabe. Nagsisisi talaga ako na hindi ko siya sinuot. Grabe. Siguro, sinuot ko na lang siguro siya kahit hindi ko siya masyadong comfortable isuot. Kasi, na-touch ako doon sa message ni Steph na grabe yung pinagdaanan nito na gown, guys. Kung alam nyo lang, Diyos ko, tingnan mo yung design niya. I-focus ko talaga para makita nyo ang gawa ni Ma'am Snow White.
Diba? Ang ganda ng design niya. Wala arts at ang dami niyang pearls. Ang daming mga perlas-perlas. At yung ganito. Super nice. Ayan. Yung nagdala nito pa yung papa pa ni Steph. Grabe, 6 hours siya nagbiyahe para dalhin ang gown na ito at ibigay kay Sister Pamela. Grabe no, nakaka-proud ang gawa ng Pilipino, Pinay. At marami pa siyang glitters. Oh, Diyos ko. Si Steph na yung nagsuot nito. Kasi, 2 times ko siyang sinukat. Pero, mahirapan talaga ako maglakad kasi medyo mabigat siya. Kaya, natatakot si Jetro na baka matumba daw ako sa stage kapag sinuot ko siya at hindi ako masyado makalakad. Dahil hindi tayo sanay na nakataas yung takong na magsuot tayo ng sobrang taas na high heels at magsuot ng ganito kaganda na gown. Kasi wala akong practice. Dahil nasuot ko itong gown is malapit na yung ano, malapit na yung beauty contest. Nasuot ko siya 1 week before. Tapos hindi pa talaga siya na ayos na i-fit sa akin dahil maluwag yung likod niya. At sabi ni Steph din, kung hindi ka komportable, be, huwag mong suotin dahil baka mamaya matumba ka sa ano no, sa stage. Kaya syempre nang hinayang din ako sa sobrang ganda niya. Ayan. Tapos meron din siya dito sa ano, sa kamay. Ito naman siya yung kamay niya, yung may ribbon siya na ganito. Tapos dito maluwag-luwag. Tapos dito pwede to siya mabuksan at siyang ilagay yung ano, yung arms niya. Ganon din dito sa kabila. At mahaba yan siya. Mahaba siya. Ganito. Yan. Ay, kaya... kaya super sad ako dahil sabi ko, ay, sana sinuot ko na lang pala siya, no? Dahil nung natapos na yung ano natin, yung beauty contest at si Steph yung sumuot, super bagay sa kanya, super elegant, napaka-seductive ni Steph tingnan. Sa akin kasi, maluwag talaga siya sa likod ba, yung bumubuka siya. Tapos, kapag ilakad ko siya, parang hindi ako masyado makakilos, makalakad ng maayos, parang ano, kaya sabi ni Steph na, huwag mong ipilit yung sarili mo be kapag nahihirapan kang ano maglakad kasi baka mamaya 'di ba matumba ka. Pero kahit na hindi ko siya nasuot, super proud naman ako. Very proud na si Steph pa rin yung sumuot dahil sabi niya susuotin ko talaga to be dahil yung kaibigan ko yung gumawa nito at galing pa talaga to sa Pinas. At grabe yung pinaghirapan nito na gown na para dumating lang dito sa Germany. Ay, grabe. Kasalanan ko talaga lahat. Kaya nagsisisi talaga ako na, ano, na hindi ko siya sinuot. Na iiyak na ako eh. Nung nabasa ko yung, ano ba yan? Naiiyak na naman ako. Ay, Diyos Lord. Naiiyak ako nung nabasa ko yung... ano ba yan? Kaloka. Yung message, yung caption ni Steph, yung pinost niya yung pictures niya na grabe yung ano, grabe yung
pinagdaanan na gown na to, kaya sabi ko, ala, kasalanan ko talaga, no? Dahil hindi ko siya sinuo, tapos grabe yung ano yung nangyari sa gown na to. Biruin mo, no? Libre, no? Sponsor sa atin. Sino mag-sponsor ng ganito na walang ano, walang bayad-bayad? Ang swerte na kaya natin na mayroong mag-sponsor ng ganito sa atin na libre, di ba? Pero salamat talaga, si Super Thank You ako, at hindi lang din dahil sa kanya, kundi nagpapasalamat din ako kay Steph, yung Team Blended, syempre, kasi grabe yung effort niya, no? Siya talaga lahat nag-ano sa atin sa ating beauty contest, siya lahat, at si ano, si Sister Pam, yung aking team, talaga na nandyan sila lahat. At ito din kay Jetro din, ito pinahiram sa atin ito, yung gown. Ito, napaka sexy niya. Gusto ko ngang bilhin kasi sabi ni Mr. ang ano daw, ang ganda, bagay na bagay sa akin, pero kasi hindi na tayo sasali sa beauty contest. Eh, sweetheart na? Maganda ba? Ilabhan ko na to lahat. At yung gown din na sinuot natin, yung blue gown sa beauty pageant kay Jetro din yun, yung ating director. At thankful din ako dahil sabi niya kasi may tanong kung dumating na yung gown ko. Super, very supportive, very, very hands-on sa lahat. Sabi niya, kung wala pa yung gown, meron akong gown na naka-reserves, naka-reserve para sa iyo. Kaya yun talaga, sabi niya, very nice talaga yun sa iyo, yung fit talaga sa iyo. Kaya nung meron siyang pinasukat sa akin na 3 gowns yata yun nung pumunta ako sa kanya. At sabi ng lahat, yung blue gowns talaga yung susuotin ko. Kaya yun. At ngayon, kailangan natin itong i-einpacken. Ano ba yung einpacken? Ibalot na. Kasi ibabalik natin ito kay Jetro. Kasi nag-message na siya sa akin na kailangan na niya yung mga gowns dahil meron siyang susunod na ano din, beauty pageant. Kaya, at shout out natin, syempre, ang gumawa ng gown na ito na si Ma'am Sisi, shout out sa iyo. So, first, i-shout out natin yung papa ni Stephanie. 6 hours siya nag-travel nitong gown na to para iabot kay Sister Pam. At Sister Pam din, Sister Pamela, thank you so much sa'yo. At shout out kay Ma'am Snow Merca. At kung meron po kayong mga ipapagawa ng mga gown o yung mga sinong gusto magpakasal dyan, or mga divu, mga birthday party na kailangan ng mga wedding gown, mga party na mga ganitong gown, mga dress na meron kayo mga ano, ipagawa. Maraming maraming salamat ulit sa very supportive na nag-sponsor sa atin ng gown na to, no? Na sis, thank you sa iyo. At itong gown na to, dadalhin natin yan lahat, yung mga gowns, yung mga nasuot natin. Dadalhin natin doon kay Jetro. At kasi gagamitin niya. So sabihan ko rin siya na ano, na i-promote din syempre, no, yung gumawa ng gown na to kasi galing pa to sa Philippines. Tsaka yung mga gowns din ni ano, ni Jetro, galing pa to lahat sa Pilipinas. Nakalimutan ko rin sabihin kasi medyo merong iilan na nag-message sa atin na nag-invite ulit sa akin na sasali tayo sa beauty contest. Pero dito ko na rin sasabihin na hindi na po ako sasali dahil yun na po yung ating first and last na sinalihan
na Queen of Queens Europe 2023. So, hindi na po ako sasali. Yun na po talaga. Dahil, maganda po siya, syempre. Very nice experience. Tsaka marami kang makikilala, marami ka rin matututunan na mga bagay-bagay. Pero, mama na kasi ako. Marami tayong mga ano, mga obligasyon bilang asawa, ina at babae din na dito na, kasi syempre kapag sasali ka kasi sa ganitong mga bagay, dapat ready ka. Dapat dapat yung puso't isipan mo is nandyan sa bagay na yan. Eh ako kasi hindi kasi ako ready yung parang wala lang, parang basta nag-enjoy ako, yun, okay na yun. Yung in-enjoy ko lang yung moments, kaso ang pinaka hindi ko lang talaga nagustuhan yung magsuot talaga ng high heels. Hindi ko na talaga kaya na ilang oras magsuot ng high heels. Talagang, Diyos ko, kung alam niyo lang guys, 2 times nag-cramp yung paa ko. Kaya nandoon na ako sa gilid, yung tatawagin na yung finalist, nandoon na ako sa gilid kasi ayoko na talaga magsuot na ng high heels, nanginginig na talaga yung paa ko. Sinasabi ko na doon kay Sam, yung yung candidates din natin, sabi ko, Ma'am Shi, kaya mo pa ba? Hindi ko na kaya. Parang wala na, nanginginig na talaga yung paa ko. Hindi ko na talaga kaya. Pero mabuti na lang, pinagpipray ko lang talaga na hindi tayo matumba, lahat ng candidates, no? Hindi matumba, yung magawa namin ng maayos, yung mga kailangan naming dapat gawin. At ang importante, walang gulo, maayos, at peace. Full talaga lang. So, okay guys. Thank you guys for watching. And yan na po yung ating vlogs for today. At si Mr. naghihintay na kasi lalayos kami. Haalis kami. Dahil nagrenta nga siya ng Harley, no? Mga ilang araw na din tayo kung saan-saan pumupunta. Kagabi, Diyos ko Lord, hating gabi na naman kami nakauwi. Kaya, sige, enjoy lang natin yung ating vacation. So, thank you guys. God bless. Bye.